supplement, food supplement. So this is mainly for detoxification, and it lowers yung pong ating blood cholesterol, and at the same time, kung tayo po ay merong diabetes, nakahelp din siya na mag-lower ng sugar natin. No? So, ito po, normally iniinom siya 30 minutes before meal with warm water. Mas okay siya na inumin. So, kami rin po, ganyan pong ginagawa namin. Ito rin po aming pinaka-supplement sa amin. So, ito po, basically, pag kami po ay may mga tunay, kasi ngayon medyo mahigpit. So, nakakarating pa po kami ng sorsogon. For the presentation. For the presentation, sorsogon, masbate. Layo na naabot nyo, no? Upo. So, have you been in Cebu na? Hindi pa? Hindi pa po. Sige, punta tayo. Ayan, kapo. Ano, tawag dito, sabi nila, ang taga Cebu is meticuloso, no? Pero nandiyan din yung mga magagaling na singer. Singer yan. Oo, sa totoo lang, nandiyan lahat ng magagaling na singer, no? Sa sabi nila, kung gusto mong makitang ikaw ay kung okay ka na sa singer, doon ka mag-present sa Cebu. Makikita mo reaction nila. Pag sila nagpalakpakan, okay ka na. Yan po. No, so, going back po, no? Food supplement, meron din po tayong coffee, 8 Amore, and 8 Amore juice. So, itong dalawa po na to is mostly for slimming. Mm-hmm. Slimming coffee, slimming juice. So, meron po siyang carbo blocker. Mm-hmm. Yung po yung pinagkakaiba nila. Na parang, kasi meron po mga lumabas before na mga slimming coffee po, no? So, naglabas din po ang ano na, hindi ko alam po nga. Have you tried the coffee? Yung Amore. Okay. Anong side effect niya? Kasi I was also using before sa slimming coffee. Ang effect niya sa akin is wala akong ganang kumain, tubig lang ako. Oo. Ako naman ano, iniinom ko kasi siya. Ang problema ko kasi paggabi gusto ko coffee lover kasi ako. Pag iniinom ko, minsan kinakabahan na pang may yung puso pang nagpalpitate. 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 So, ilang caffeine ba ang ano diyan? Ilang percent ang caffeine ang kasi may coffee talaga na magpalpitate ka. Which is mataas ang caffeine. So hindi siya pwede sa gabi. Tapos nakakagutom. Kulang sa tulog talaga. Aminin, kulang sa tulog. Kahina naman po. And so far, ang kung when it comes to slimming coffee, ang last, yung 7-day slimming coffee ko na natry is, yun nga, wala akong ganang kumain, tapos I want water lang. Yun lang. So, kaya maraming effect ang coffee na yung iba biglang nag... Kasi yung bigla kang mag... Kung when it, talking about slimming coffee kasi sir, usually yung iba nagsag yung effect. So, I want a good testimony sa coffee na yan kung anong magiging effect niya. Kasi yung iba biglang papayat, tapos nag-LBM, mami, ganyan na. Ang first reaction sa slimming coffee is LBM. Yes, correct. Hindi ka makatulog, hindi ka wala kang ganang kumain, gusto mo lang tubig. Ganun lang ang mga reaction sa coffee na ano. Kaya I want a good testimony on that coffee. Sa akin naman po, sa amin, yung hindi po siya walang gana. Iba kasi yung sa iba po yung walang gana sa parang hindi mo napipil yung gutom. Oh, yun nga. Yung gano'n yun, tama po. Hindi ka nagugutom. Busog ka lang, gusto mo lang tubig. Gusto mo lang, tama po. Tubig lang. Tapos yung iba, pinagpapawisan kang kusa. Yun, siya.
okay. Depende sa tao na na effect, depende sa effect niya. Yes. Oo. Pero sa amin, hindi naman sa pwedeng yung effect sa iyo eh pareho rin. Pareho sa effect sa iba. Oo. Oo. Kakulangan mo din ang tulong kaya siguro ang ganun din yung effect. Nagpalpitate ka. Isa pa lang naman. Kaya nagpapalpitate ka. Ayun. Speaking of ganun po na kulang sa tulong. Kasi hindi na ako nakakainom ng ganyan. Ito rin po. Kasi di ba sabi ko sa'yo napapasa ang tulong ko, mag-uminginom ako. Kaya hindi, mga 1 week hindi ako nag-iinom. Kaya bumalik na naman sa dati kong ano. Kasi nung iinom ko lagi yan, ang sapto ng tulog ko. Alam mo yung mga tulog kang at umaga. Tapos tatama rin ka na talagang kumawa. Kasi yung kulang sa'yo, kaya yung nakinukorek sa'yo. Yung kinukorek mo nga. Kaya nung 1 week na ako uminom, nagko-copy na lang ako. Bumalik ulit sa dati yung ano. Ah, okay. Oh, ayan. So mostly itong dalawa ko is for, yun nga yung skin. Yung effect, oo. Di ba sarap siya, hindi tulad ng ibang coffee. May lasa. May lasa. Mas hinahalawag ang gatas, mas sarap siya eh. Ay, hindi naman siya matabang. Sakto lang. Kaya tama lang. Yung sugar content niya, sir, ilan ang ano? Hindi po. Hindi pa na ano, basta ang caffeine lang. Nasa, wala ba tayong box? Nasa box. Mm-hmm. So, ano po siya, tawag dito, di ba po meron yung iba na coffee na parang pag sinip mo ninyo, parang mapakla? Oo, meron. Oh. Tapos yung may coffee, yung parang ano, may puti na mag-ano pa sa... Kasi ang sabi ko nila is yung mapakla is dahil po yun doon sa stevia. Ah, stevia, oo. Tama po, no? Stevia, oo. Oh. Ang sugar niya kasi is less, ano, less for diabetic. For anti-diabetic, ang pag stevia, oh, alam ko yung stevia eh. Kaya po yun yung nagiging parang mapakla yung lasa natin. Pero dapat sana hindi naman yung talaga mapakla. No po? Hindi, ang side effect kasi sa stevia, sir, kasi I was using stevia before. Instead of sugar ang gagamitin ko, yun ang ginagamit ko. Mapakla talaga kahit gano'ng katamis yung ano mo, yung coffee mo. Na, halimbawa, lagyan mo ng kahit walang sugar coffee ka, tapos mag-milk ka, di ba, malalagyan mo talaga ng milk yan. Yes, okay. Kaya pag nilagyan mo siya ng stevia, talaga mapakla siya. Coffee plus milk plus stevia is mapakla ang resulta. Oo. So, ganun ang stevia kasi anti-diabetic siya eh. Oo. May kamahalan si stevia talaga. Oo. Mahal si stevia. Pieces, napapadala lang yung kapatid niya kasi. Kaya sabi naman, ano ba itong stevia na ito? Mahal yan, sir. Mahal yan, so far. Mahal na mahal ang stevia. Iba pa po yan dun sa tinatawag na aspartame. Iba pa. Di ba yung parang Nutrasweet? Oo, iba pa rin yun. Oo, yun. Pero mas maganda ang stevia. Oo, di ba, pag anti-diabetic ka, equal at saka stevia. Yes, tama. Oo, mas maganda ang stevia. Mas mahal nga lang siya. Mas mahal nga lang. Oo, pang-social talaga siya. Pang-social talaga. Ay, na stevia. Ayan, so, going back po, no? So, okay. Health, wellness. Ito na po yung bagong produkto rin, no? Para sa mga bata, no? Para po siyang gummy bear. Mm-hmm. No? So, parang chewable. So, para sa mga kids. So, ito pwede rin po sa atin, sa mga adult, no? Na ayaw uminom ng mga malalaking tabletas. Pwede natin muyain. So, sa mga bata, mga 3 pieces to 5 pieces sa adults naman. Kami naman ang ginagawa naman nito. Pagkatapos kumain, parang ito na yung pinaka-kelvin. Ah, yan ang pang-ano nyo, parang pahimagas nyo. Pahimagas, tama po. Pantanggal nung parang... Ilan bang laman ang isang ano nyan? Nang 60 gummies. Ah, okay. So, imported po, no, from Canada. So, pareho po sila from Canada rin. Ito naman is yung glutamore, glutathione plus collagen. So, yan po yung main ingredients itong dalawa na to. So, ang sabi sa amin, mostly for detoxifying yung glutathione. Kasi yung pong pagpaputi is a effect lang siya eh. Mm-mm, totoo yan. Totoo yan. So, ako po, ito, naka-isang bote na rin ako. So, ang isi-share ko lang po na effect sa akin is a kasi ako po is fatty liver. Kita naman, malaki dyan. Fatty liver. Okay. Yun ba ang ano pag malaki yan dyan? Fatty liver talaga? Mostly, ganun. Mostly? Mostly. Okay. Sigurado po yan, fatty liver. Kasi dyan na dyan po, pag fatty liver ka, dyan natataas ang kolesterol. Isa sa mga inaano ng family doctor namin, ang ano mo, liver mo,
fatty liver ka, yan. So, pataas din ang cholesterol. Ang problema lang kasi po dyan, pag fatty liver ka, at sa pamataas ang cholesterol mo, meron pong ibinibigay na gamot ang doktor na kapag ininom mo yung sa cholesterol, ang effect niya, kabaliktaran, tumataas yung fatty liver mo. Meron po yun, no? So, ako, sabi ko, kaya pala nung niresetahan ako, kasi anong inom ko nung pampababa ako ng aking fatty liver. Nagta-twice na nga ako. Three times a day na dalawang tabletas. Yung parang silimarin. Tapos, puro 1 month, ha? Chinek ko yun. Pagtingin ko, okay lang ang baba niya. Tapos yung pala associated dun sa ininom ko para sa cholesterol. Bumaba ba yung cholesterol? Pero yung aking fatty liver, hindi ko ma-maintain. So, ang ginawa ko na lang po is normal. Jogging, diet. Doon ko na pababa yung aking fatty liver. Kung may mga pribat din, no? Pwede Oh, yung maintenance mo, di ba? Maraming mga sakit na mag-tipo. Yes. At ito na lang po, no? Personal sa akin. Na feel ko dito kasi pag alam ko mataas ang aking fatty liver, meron ako yung parang kati-kati. Ah, ganun ako, sir. Parang akala niyo yung parang meron ako. Oh, ganun ako. Dito. Ganun ako. Yan, oh. Dito akala mo. Kami ni Pao, di ba? Nung pa-check up kami ng doktor.